yung akala nilang mahina ka dahil tahimik ka lang. Yung akala nila na isa kang uto-uto na walang alam dahil tahimik ka lang. Putang ina. Scam! Dahil ang mga tahimik na tao, mas pinipili na magtiis masaktan. Huwag ka lang masaktan. Pero ibang klase magalit ang mga taong to. Pag nagalit ang isang taong tahimik, masakit. Bubuhusan ka ng isang bagsakan. Sinasabi nga ng iba, silence means danger. Pansinin nyo. Pag ang nakasagupo mo isang taong maingay, lagi kang alerto, lagi kang handa. Pero subukan mo ang taong tahimik. Hindi mo alam ang tumatakbo sa utak niyan. Hindi mo alam kung kailan titira yan. Halimbawa, sa taong nagkasala, sa lahat ng nagkasala, alam mo na may kasalanan ka. Tapos gigisahin ka ng isang babaeng maingay. Hindi pa nagsasalita si babae, meron ka ng paliwanag dahil alam mo na kung anong mangyayari. Baligtarin mo storya. May kasalanan ka. Tumatawag ka sa babae, hindi ka na nire-replyan. Umuwi ka ng bahay, wala si babae. Kita niyo. Mas pinakikinggan ng tao yung action kesa sa salita. Sa madaling salita, mas natatakot ang lalaki pag ang babae na nahimik na. Kaya sa isang relasyon, pag nakita nyo isang tao biglang nanahimik, mayroong problema. Ang problema lang, kailangan alam mo kung kailan mapupuno yan dahil umaalis na walang paalam yan pag napuno at hindi mo maabutan. Laging tandaan, hindi lang alpha ang laging malakas, magaling, maraming alam. Ibahin ang mga sigma. Lahat nakikita, lahat naririnig, maraming alam, hindi lang pinapaalam.